Hello, welcome back to my channel Kambosdar, at kung di pa kayo nakaka-subscribe at kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and share, hit notification bell para sa update sa susunod kong video. Ngayon po ating tatalakayin ang Centenarian Act of 2016, nagpapagalaw ng coverages, Pilipino seniors edad 80 pataas na makatanggap ng 10,000 cash incentive. Centenarian Act of 2016 nagpapagalaw ng coverage, Pilipino seniors edad 80 pataas na makatanggap ng 10,000 cash incentive. Magandang balita, ang mga Filipino senior citizen na may edad 80 hanggang 75 ay maaari na ngayong makatanggap ng 10,000 cash incentive mula sa gobyerno ng Pilipinas pagkatapos amyendahan ng Republic Act 10868 o ang Centenarian Act of 2016 noong Pebrero taong 2023. Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos, Jr., noong ika-26 ng Pebrero ang Republic Act 11982, nakilala bilang Act granting benefits to Filipino octogenarians and nonagenarians, bilang adaptasyon ng mga kasalukuyang benepisyo para sa mga Filipino senior citizens. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng pagdiriwang ng buhay ng mga senior citizen. Ang pagpapalawak ng saklaw ng Centenarians Act ay isang pagpupugay sa katangiang Pilipino ng pakikiramay, at sa ating kultura, walang mas mabait at mapagmahal na pangangalaga kaysa sa ating mga matatanda. Sa ilalim ng bagong batas, ang mga Pilipino, kapag umabot sa edad na 80, ay tatanggap ng cash na regalo na 10,000 piso at bawat 5 taon pagkatapos nito, at sa pag-abot sa edad na 85, 70, at hanggang 75, kami, pagkatapos ng lahat, ay nakatayo sa mga balikat ng mga higanting ito, ngunit karapat dapat sila ng higit pa sa pera sa isang sober. Ang dapat nilang makuha ay isang suportang infrastruktura na utang ng bawat lipunan sa kanilang pag-abo na populasyon. Ang pag-amyenda ay naglalayong magbigay ng mga insentibo sa mga nakatatanda pagkatapos maabot ang kanilang milestone na edad na 80, 80, 85, 85, 70, 70, at 75, 75, dahil dito, patuloy na tatanggap ng 100,000 cash benefit ang mga centenarian o mga nasa 100 taong gulang mula sa gobyerno ng Pilipinas. Ang mga parangal at insentibo ay karapat dapat sa mga natural-born at dual citizen na Pilipino na naninirahan sa Pilipinas o sa ibang bansa. Sa kabaligtaran, ang mga dating Pilipino o naturalized na mamamayan ng ibang bansa ay hindi kwalipikadong tumanggap ng mga benepisyo. Sa ilalim ng Expanded Centenarians Act, Republic Act 11982, isang elderly data management system ang hahawakan at pananatilihin ng National Commission of Senior Citizens, NCSC, upang matukoy ang mga benepisyaryo ng batas. Sa kasalukuyan, tinatapos na ng NCSC at iba pang ahensya ng pagpapatupad ang Implementing Rules and Regulations, IRR, at mga kaukulang dokumento para ganap na maipatupad ang batas. Ang Commission on Filipinos Overseas, CFO, ay kasalukuyang pangunahing ahensya ng gobyerno na nangangasiwa sa pagpapatupad ng RA 10868 para sa mga Filipino centenarian na naninirahan sa ibang bansa. Noong 2019, 59 na overseas Filipino centenarians ang nabigyan ng 100,000 centenarian na regalo. Sila ay mula sa USA, Canada, Australia, United Kingdom, at Hong Kong. Para sa higit pang impormasyon, mangyaring bisitahin ang cfo.gov.ph/overseas-filipino-centenarian-awards-and-incentives. At muli, please subscribe, like and share, hit notification bell for my new video update. Thank you.